I have a destiny. I know I shall fulfill. Somebody knows it. I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Shall fulfill. Yeah, I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time as this. Tayo at upang muli ay maranasan natin ang mabuting bagay mula sa ating Panginoon. Ngunit bago po ang lahat, tayo po ay makipagbukas sa aklat po ng Kawikaan. Sa Proverbs 11:24-25, ang sabi po, Kawikaan 11:24-25, ang sabi po doon, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong natulungin ay luluwag ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Naunawaan po ba natin yun? Amen! Amen? Narinig po ba natin lahat ang sinabi sa Kawikaan? Amen! Ang sabi po doon, yun daw pong mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Parang kakaiba po, no? Kasi di ba pag nagbigay tayo, meron tayong inalis sa atin. Amen? Halimbawa, ako po ay nagbigay ng 5 piso. Ako ay mayroong 100 pesos at ako ay nagbigay ng 5 piso. Di ba po nawalan ako ng 5 piso? Nawala po sa kamay ko yun? Nabawasan? Ibig sabihin, 95 pesos na lang ang aking pera. Natira sa akin. Amen? Pero kakaiba po ang sinasabi ng Biblia, ang mapagbigay ay lalong yumayaman. So, ibig sabihin, kapag nagbigay po pala tayo, hindi tayo mawawalan. Ang ibig sabihin, kapag tayo ay nagbigay, yung nawala sa atin, ibabalik ng Panginoon. Amen? Amen. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. At kabaligtaran po nito, yun daw pong mga tikom ang kamay. Ibig sabihin, hindi nagbibigay, hindi siya mapagbigay. Ang tawag doon ay? Ano pong tawag sa hindi mapagbigay? Kuripot, isa pa. Madamot. Amen. Pero ang ating Panginoon, hindi po diba siya madamot? Amen! Hindi madamot ang Diyos. Kasi kung madamot ang Diyos, yung mapagbigay, hindi niya yun ibabalik. Kaya ang gusto ng Lord, tayo ay maging mapagbigay kasi siya ay mapagbigay. Amen? Unang nagbigay ang Panginoon ng kanyang buhay para sa ating lahat. Para tayong lahat ay maligtas. At tayong lahat ay inuutusan din ng Lord na maging mapagbigay. At yung ating mga ibinibigay ay hindi po nawawala ng kabuluhan. Kasi, tignan mo po yung katabi nyo. Kaliwat kanan. Tignan nyo po kaliwat kanan na katabi ninyo. Kung hindi tayo magbibigay, yung mga katabi nyo sa kaliwat kanan nyo, hindi nyo siya makikita rito. Amen? Kasi ibig sabihin, kapag tayo ay nagbibigay sa gawain ng Panginoon at sa lingkod ng Diyos, sinusuportahan natin at binibigyan natin ng tulong para mapalago ang isang iglesia.
Bigyan natin ng spesipikong iglesia, KOJF, ang Kingdom of Jesus Fellowship. Tayo ay nagbibigay sa iglesyang ito para palaguin pa. Amen? Para minin pa ang mga taong narito na nakakarinig ng salita ng Panginoon at naililigtas ng Diyos sa kapahamakan. Amen? Una kasi, nagbigay ang Panginoon ng kanyang buhay. Pero tayo, bilang mga Kristiyano at bilang mga tao, hindi natin pwedeng ibigay yung sarili nating buhay para makapagligtas ng kapwa natin. Amen? Walang tao ang siyang makakapagligtas sa kapwa niya tao. Ngunit, yung pong ating mga ibinibigay ay nagagamit para ang mga tao hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos at hindi pa nababahaginan nito ay mapuntahan at sila ay mahakot, maipagsabi sa kanila na ang Diyos ay mabuti at ang Diyos ay nagliligtas. Amen? Ang salapi ay makinarya kung papaano ang isang gawain ng Panginoon ay mapapatakbo. Katulad din sa katawan ng tao, ang katawan ng tao ay may kinakailangan. Ito ay yung pagkain. Amen? Para tayo ay makagalaw. Sa isang iglesia, kinakailangan ang pagbibigay ng mga kapatiran para ito ay magpatuloy at lumago ng lumago ng lumago. Amen? At tatandaan po natin, kapag tayo ay nagbibigay, hindi po tayo nawawalan. At kapag tayo ay nagbibigay, ibig sabihin lang po nun, tayo ay pinayaman na ng Diyos dahil may kakayahan na tayong magbigay. Amen? Kalapitin mo yung katabi mo, mayaman ka. Kalapitin mo ulit, papayamanin ka pa ng Lord. Amen! Kasi hindi po papayag ang Panginoon na kayong mga nakaupo niyan at nakikinig ay hindi kayo magbibigay. Dahil ang gusto ng Diyos, ang bawat isa ay pagpalain. At sa ating pagbibigay, ang sabi ng Panginoon, hindi tayo mawawalan. Kundi tayo ay payayamanin. Malinaw po ang Biblia at Tagalog po ang ginamit kong Bible. Amen? Nasa cellphone nga lang po ang aking Bible. Pinicturan ko yung Bible ni Pastora Oli na Tagalog. Kasi napakaganda ng sinasabi ng Proverbs 11:24-25 na tayong lahat ay dapat na maging mapagbigay lalo na sa tunay na gawain ng Panginoon at sa tunay na lingkod ng Diyos. Dahil ang ating pagbibigay ay nagiging susi ng ating pagyaman. Amen! Malinaw po! At yung daw pong mga tumutulong o yung mga matulungin ay tiyak na tutulungan. Sa oras ng pangangailangan nandiyan ng Diyos, higit sa lahat na siyang tutulong sa atin. Kapag nasumpungan ng Panginoon na tayo ay mga matutulungin sa ating mga kapatiran, sa iglesia ng Diyos, at sa lingkod ng Diyos, ang Panginoon ay tutulong sa atin at hindi madamot ang Diyos. Hindi maigsi ang kanyang mga kamay para hindi abutin ang ating mga pangangailangan. Ano man po ang pangangailangan ng ating mga pamumuhay, ito ay nandiyan sa ang physical, amen, nandiyan ang ating mga financial, higit sa lahat, at nandiyan ang ating mga spiritual na pamumuhay. Nariyan po ang Diyos na siyang tutulong sa ating lahat. At handang-handa ang Panginoon na tumulong sa mga taong matulungin at mapagbigay. Amen? Naunawaan po natin? Kaya kung tayo po ay magbibigay, ibigay po natin yung ating the best. Para yung ating pagyaman ay hindi din ito basta-basta pagyaman, kundi yung the best na pagyaman. Iyon po, alam niyo po nakakatuwa sa main church kasi kitang-kita mo ang mga taong pinayaman ng Panginoon dahil sa kanilang pagbibigay. At nakakatuwa ang Lord kasi may kita mo na tuloy-tuloy silang nagbibigay. Alam niyo po kung bakit? Kasi tuloy-tuloy rin yung blessings ng Lord sa kanila. At kapag tuloy-tuloy ang blessings ng Lord
sa bawat buhay natin. Ibig sabihin nun, pataas ng pataas yung pagbibigay natin dapat na ginagawa. Kasi ang sabi ko nga po sa kanila sa exhortation ko, ang pagbibigay natin sa umpisa mababa, maliit lang yan. Pero, ibabalik ng Diyos yan, higit pa dun sa ibibigay natin. Bakit? Kasi gusto ng Panginoon, sa susunod na pagbibigay mo, higitan mo yung una mong ibinigay. Amen? Amen. Tapos pag binalik ulit yan ng Lord, mas higit pa dun sa pangalawang ibinigay mo. Kasi ang gusto ulit ng Panginoon, mas mataas pa dun sa pangalawang ibinigay mo, yung ibibigay mo ulit. Ganun po ang Diyos. Pinagpapala ka niya ng patuloy at pataas ang pataas yung pagpapala niya sa'yo. Kasi ang gusto niya, pataas din ang pataas yung pagbibigay mo sa Kanya. Ganun din po sa ating pananampalataya, di ba po? Kapag nasumpungan natin ang Panginoon na kumakatag po sa ating mga pangangailangan, talagang tumataas yung ating pananampalataya. Amen? At kapag challenge ulit natin ang Lord, tinas ulit natin siya, ibibigay niya sa atin yung ating ipinag-pray. Mas higit pa dun sa ating inaasahan. At tataas pa ng tataas yung ating pananampalataya. Amen? Amen. Ganun po kasi ang Panginoon, na kapag tayo ay nagbibigay, hindi siya papayag na manatili ka dun sa una mong ibinigay. Kapag nagbigay ka ngayon ng 5 piso, ibabalik ng Diyos yan sa'yo 10 doble, 10 beses. Kasi ang gusto ng Diyos, 10 beses mo ulit na ibalik sa Kanya yan. At sa susunod na pagbibigay mo, mas mataas na yung ibabalik ng Lord sa'yo. Alam niyo po, hindi papayag ang Panginoon na kapantay ng ibinigay mo yung ibibigay niya sa'yo. Ang gusto ng Lord, higitin niya yung Kanyang ibabalik sa'yo. Kasi, pag-aari niya ang lahat ng narito sa lupa at ng nasa langit. Ibig sabihin, ang tao ay walang pag-aari sa mundong ibabaw, kundi ito ay mula lamang sa Panginoon lahat. Kaya ang gusto ng Diyos, patunayan niya na siya ang Diyos na makapangyarihan at may-ari ng lahat. Amen? Kaya lahat tayo ay maging mapagbigay sapagkat ang mga mapagbigay ay lalong, sabihin niyo po, lalong yumayaman. Sabihin niyo po, yayaman ako. Sabihin niyo po ulit, yayaman ako. Yan. Ngunit, magbibigay muna ako. Sabihin mo po, sa sarili mo. Yan. Ibig sabihin, may susi sa pagyaman. Ito ay yung pagbibigay. Kaya ako pa pinasabi sa inyo, para i-claim nyo, i-possess nyo na yung kayamanan na nakalaan para sa inyo. Amen? Paniwalaan nyo po ang salita ng Panginoon at tiyak na mangyayari at magaganap ito sa buhay ng bawat isa. Amen? Kaya sige po, tayong lahat ay magbigay. Praise God. Sige po, panalangin po natin yung ating mga ipinigay sa Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa aking mga kapatid na sila po, O Diyos, ay mga mapagbigay, Panginoon, sapagkat ang nais mo ay payamanin ang buhay ng bawat isa. Sila ay mga matutulungin sapagkat nais mong tulungan ng bawat isa, Panginoon. Kaya naman, Lord, salamat po sa kanilang mga ibinigay. Pagyamanin mo po ang lahat ng ito, Panginoon. Paunlarin mo kanilang pamumuhay, Panginoon. At i-bless mo ang kanilang sambahayan, Lord God. Ano man po, Panginoon, ang kanilang pinagkakitaan, ano man po, Panginoon, ang mga negosyo o mga hanap buhay na mayroon sila, Panginoon, ingatan mo po ito, Panginoon, at pagyamanin pa, O Diyos. At muli, Panginoon, ng kanilang mga pisikal na katawan din naman, Panginoon, ay palakasin mo pa ng higit sa kanilang mga kalakasan ng kanilang kabataan, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, ang bawat pamilya na ito, Panginoon, ang bawat sambahayan nila, Panginoon, ay lagyan mo, O Diyos, ng mabuting kalusugan at patuloy lamang
Panginoon, na makita sa kanila ang tunay na pagpapala na nagmumula sa iyo, Lord God. Muli, Panginoon, ang i-bless mo ang gawa ng kanilang mga kamay, Panginoon, at ang lahat ng ito, Panginoon, ay maging alay sa iyo, Panginoon, maging mga mababangong sa iyo para sa iyong harapan, Panginoon. At muli, O Diyos, sa mga salapin ito, Panginoon, ay i-multiply mo at gamitin lamang, Panginoon, sa mga magagandang layunin mo para sa iglesia ito at para abutin pa, Panginoon, ang marami pang taong hindi nakakilala sa iyo. Salamat po, O Diyos, ng marami sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God. At inaanayahan ko po ng bawat isa ay tumayo sa banal na presensya ng ating Panginoon. Muli ay ihanda natin ang ating mga sarili sa dakilang bagay na gagawin ng Panginoon sa ating mga buhay sa oras at araw na ito. Sapagkat ang Panginoon ay muling nakatagpo sa ating mga buhay sa oras at araw na ito at muling mararanasan natin ang dakilang bagay mula sa ating Panginoon. Tayong lahat po ay magtaas ang dalawang kamay, yung buko at pumikit, at muli natin pakanasain ang malakas na kapangyarihan ng Diyos, ang anointed message, full of power, na maghahatid sa atin sa tunay na kaligtasan. Tumanggap ng Himala, maranasan ang kabutihan ng Diyos. Dadalhin tayo sa ating high calling and perfect destiny in Christ. I-welcome po natin ang mas malakas na presensya ng Diyos sa kanyang lingkod na ginamit noon, ginagamit ngayon, at patuloy na pang gagamitin upang dalhin ang lahat ng tao mula sa buong Pilipinas, Asia at buong daigdig sa kanyang pinakamataas na katawagan at pinakaperpektong kalagayan sa piling ng ating Panginoong Jesus. Wala pong iba ang lingkod ng Diyos, Ricardo D. Carillo. Yes, Lord. Yes, Lord.
the glory. You deserve the glory. My Jesus, you alone. Sama-sama tayong lahat ng mga bits na Panginoon. My Jesus, you alone. Yes, Lord. Ako mo dinala niya po sa iglesia nito. Naging kabahagi, naging kabilang, Panginoon. Sapagkat may dakilang layunin ka sa amin, may dakilang bagay kang pinapagawa at gagawin po sa amin. Lord, tunay nga po, Ama, ang aming mga kahilingang panalangin na inyo pong sasagutin. Gagawan niyo po amin ang mga dakilang mabubuting bagay. Pagagalingin niyo nga aming karamdaman. Lord, mga mabubuting pangarap namin na inyo pong tutuparin niyo. Hindi lamang po kami ang pati ang mga tao na sa puso namin panalangin, lalong-lalo na po ang aming mga mahal sa buhay. Kaya po muli, Ama, sa araw na ito, nais po namin sabihin sa iyong bukas ang aming puso. Lahat po ng aming mapapakinggan ay aming pong isa sa kabuhay. Ibabahagi namin ito sa lahat ng tao sa buong mundo. Lalong-lalo na po silang mga kapiling namin at katabi namin, Panginoong Diyos. At tunay nga po, Ama, bibigyan niyo po kami ng talino upang sa ganun ay maunawaan ng lubos ang inyo pong mga kapahayag. Lord, samahan niyo po ng inyong malakas na kapangyarihan ang inyo pong mga salita. Papangyarihin po ninyo ang mga nais ninyo, gusto at ibig ninyong mangyari, Panginoon. At tunay nga po, Ama, may mga sorpresa ka pa pong nakalaan para sa amin. Kaya naman po, Ama, ngayon pa lamang gusto ka na namin pasalamatan. Lord, iyo po ang lahat ng karangalan sa pangalan ni Kristo Jesus at ang bawal sa ibang sa atin ng Amen. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Pinakamalakas niya para kay Lord. Amen. Pinagawa tayo ng malakas na Hallelujah! Hallelujah! Pinagawa naman. Hallelujah! Tayo pong lahat ay mga upo. Praise God. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa alat po ng Roma 8:32. Romans 8:32. Romans 8:32. Yan. Roma 8:32. Sige, yan. Roma 8:32. Pusa natin. Yan. Baba lang, Pastor, kasi tinatamaan yung mikropono mo.